Bibihira ang Pilipinong hindi nagmamahal sa magulang. Makakaya mong humindi sa kahit anong bagay, pero hindi mo nakakayang tanggihan ang kahilingan ng isang magulang. Pero hanggang kailan ka susunod? Hanggang kailan ka magiging mabuting anak? Bibihira ang Pilipinong hindi nagmamahal sa magulang. Sa buong mundo, sila ang pinakaginagalang natin sa lahat. Makakaya mong humindi sa kahit na anong bagay, pero hindi mo nakakayanang tanggihan ang kahilingan ng isang magulang. Pero hanggang kailan ka susunod, hanggang kailan ka magiging mabuting anak? Dear Papa Dudut, masigasig, yan ang ibig sabihin ng pangalan ko. Ako po si Ernest, 29 years old, 5'10 ang height ko. Medium built, kayumanggi ang kulay ng aking balat. Project manager ako sa isang construction company at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Papa Dudut, pero guwapo po ako. Seriously, hindi lang nanay ko ang nagsabi noon. Deadly factor yata sa mga babae yung mga qualifications na meron ako. Yung may itsura ka na, matalino, at kaya naman marami ang nagkakagusto sa akin. Don't get me wrong, pero hindi ako nagsisimula ng isang relasyon hanggat may karelasyon ako. Faithful ako pero hindi ko kayang maging committed. Kaya siguro madalas yung mga naging girlfriend ko ang nakikipag-break sa akin. Sa bagay, hindi naman ako nagmamadaling mag-asawa. Nag-i-enjoy pa ako sa pagiging bachelor. Single mother ang mama ko. Pero hindi ako masyadong naghanap ng tatay kasi maraming tumatayong father figure sa buhay ko. Ang lolo ko at ang dalawa kong uncle. Silang tatlo ang katulong ni mama sa pag-aalaga at pagpapalaki sa akin. Mas mahigpit si mama kaysa kina lolo at uncle sa pagdidisiplina sa akin. Spoiled ako kina Tito Ted at kay Tito Dave. Sa kanila ako tumatakbo sa tuwing pinapagalitan o kaya naman ay papaluin ako ni mama. Plus the fact na mahigit 10 years nang ang tanda nila sa akin kaya parang mga kuya ko lang sila, Papa Dudut. Kumbaga eh, partners in crime. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ernest. Happy birthday to you. O, teka lang. Mag-wish ka muna bago may blow yung candle. Ayan, nag-wish na ako. Oh, blow mo ng candle, anak. Dali. Yay! Dave, nasa na? Wala sa akin. Si Dad na nagtago. Sabi niya kasi siya na magbabalot. Dad! Nasa na yung gift natin kay Ernest? Ilabas niyo na! Naku, oo nga pala. Sandali lang, kukunin ko lang sa kwarto. Kayo talaga? Ano na naman ang binili niyo para sa pamangkin niyo? Sobrang spoiled na sa inyo si Ernest, ha? Lagi niyong kinakampihan eh. Kaya minsan hindi na sumusunod sa akin. Ate, kami ang boys ng pamilya. Kaya dapat lang na magkampihan kami. Tsaka sa dami ng diaper na sinuot at inalis namin kay Ernest at dami ng gatas na tinimpla namin sa kanya, talagang aamo siya sa amin. Paglaki niya, tsaka na lang ako maniningil. Oh, eto na regalo ni Lolo para sa gwapo ko nga po. Regalo natin! Sige na, buksan mo na anak. Wow! Favorite ko to! Virtual Game Boy System Kit! Thank you, Tito Ted! Thank you, Tito Dave! Thank you, Lolo! Oh, ha? Una ako sa billing. Ernest, ang lakas mo sa amin, ha? 5 buwang allowance namin ni Ted ang pinambili dyan. Yung kulang, si Dad na yung nagdagdag. Huwag mong ilakas. Baka marinig ka ng mami mo. Kinupit ko lang sa wallet niya yung share ko dyan. Dad talaga? Si Mama ang panganay sa kanilang tatlong magkakapatid. Hindi na siya nag-asawa pa at hindi ko rin tinatanong kung sino ang tatay ko. May mga nanligaw naman sa kanya pero hindi niya sinagot. Accountant siya sa isang trading company. Kapag nakita mo nga si Mama ko, Papa Dudut, ay hindi mo iisiping matapang siya kasi 5 feet lang ang taas niya at maamo ang mukha niya. At ang nakakatawa, kahit 5'10 din ang taas ni na Tito Ted and Tito Dave, pero takot sila kay Mama. 12 years old ako nang malaman ko ang trahedyang nangyari kay Mama.
Ernst, sabi ng lolo mo, may nakaaway kay Rose sa school. Ano ba nangyari? Po? Ernest, kinakausap ka ng uncle mo. Tigilan mo na nga muna yung ginagawa mo. Nako, itong batang to. Kaya pumapala ko lang grades ngayong second grading eh. Panay ang rest back. Kasalanan nyo yan. Palagi nyo binibilhan ng mga... Dad, anong rest back? Rest back? Yan binili nyo. Maghapon na lang siya dyan. Hindi gumagawa ng homework. Dad, hindi rest back. Xbox. Bah, malay ko. Basta ganun din yun. Nasa guidance office siya kanina nung dumating yung mama niya sa school. Ay nako, kayo na kumausap dyan. Patayin mo na muna yung rest back, Ernst. Oh, so, ano ang nangyari? Di ko naman kasalanan eh. Si Cheryl, yung classmate ko, binubuli nung isang grade 6. Ay, hindi lang pala binubuli. Binabastos talaga. Buti nakita ko. Kasi nandun sila sa CR ng boys. Umiiyak na si Cheryl kaya sinapak ko yung lalaki. Dumugo yung ilong. Nakita nung janitor yung nangyari kaya pareho kaming na principal. Anong sabi ng principal sa'yo? Very good. Ernest! Joke lang. Sabi niya hindi raw pwedeng itama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. Sabi pa niya, hindi violence ang magpapahinto sa violence. Ayan na si ate. Malamang mahabang usapan na naman yan. Tara na Dave, baka madami pa tayo. Bahala ka na dyan. Lagot ka sa mama mo. Ernest, halika. Maupo ka dito sa tabi ko. O ngayon, nakikinig ako. Simula mo na magpaliwanag. Ma, hindi ba sabi niyo dapat ang mga babae, mga bata at mga matatanda ginagalang? Sabi niyo kung sino yung malakas, dapat siya ang pumoprotekta sa mahihina. Sinunod ko lang naman po kayo eh. Anak, alam mo, nung nalaman ko yung nangyari, natuwa ako. Pero kasabay nun, nalungkot ako. Natuwa ako kasi alam mong may maling ginagawa sa kaklase mo at ipinagtanggol mo siya. Nalungkot ako kasi ang instinct mo agad manakit ng iba. Ang sama kasi niya eh. Umiiyak na si Cheryl. Ayaw pa niyang tigilan. Malamang kung ako yung nakita mong sinasaktan, ganun din ang gagawin mo, no? Siyempre naman po, ma. Hindi lang isang suntok ang gagawin ko. 100 na suntok. Salamat, anak. Pero ginawa mo rin sa kanya kung ano yung ginawa niya sa iba. Ano pinagkaiba niyong dalawa? Paano kung gantihan ka niya, gaganti ka uli? Anak, kailangan mong ilagay sa tama ang pagtatanggol mo sa kapwa. Nung araw, nung hindi pa kita pinapanganak, meron ding hindi maganda nangyari sa akin. Isang napakasamang tao ang nanakit sa akin. Ninimanda ko siya, pero dahil wala akong katibayan at bata pa ako, kaya hindi siya nakulong. Galit na galit ako. Araw-araw iniisip ko kung paano ko siya papatayin. Alam mo kung sino nagligtas sa akin? Sino po? Ikaw. Ako po? Oo. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, isinilang kita. Bata pa ako noon at hindi ko naiintindihan ang kwento na yon sa akin ni Mama. Pero lagi kong naaalala yon habang lumalaki ako. College na ako nang ma-realize ko kung ano ang ibig sabihin niya. Isang masalimuot na karanasan ang nangyari kay Mama noong dalaga pa lamang siya. At ako ang naging bunga ng karahasang yon. Siguro dahil pinalaki ako ni Mama ng lolo ko at ng mga uncle ko na puno ng pagmamahal, inisip ko na hindi naka-apekto sa akin na malaman na rapist ang tatay ko. Normal pa rin ako at wala akong inaapi. Mabuti akong tao. Pero mali ako. Nasabi ko kanina na marami ako naging girlfriend pero hindi nagtatagal kasi takot ako sa commitment. Pero ang totoo, takot akong malaman nila na kalahati ng pagkatao ko ay genes ng isang rapist. Iniisip ko na hindi kaya sa tuwing nakikita ako ni Mama, naaalala niya yung ginawa sa kanya, pero naduduwag akong itanong. I'm sorry kung yun ang nararamdaman mo. I just hope mahanap mo sa iba yung mga katangiang sinasabi mo na hindi mo mahanap sa akin. Bye. Ernest, pangatlo na yan ngayong taon na. Sa dami ng mga babaeng pinaiyak mo, hindi ako magtataka kung isang araw may mag-rally sa labas na feminista. Magkamukha po kasi tayo, lo. Pareho tayong gopings. Tamo tong batang to. Pati ko dinamay.
Isa pa, hindi ako nakikipag-break sa kanila. Sila lagi ang nakikipag-break sa akin. Problema na nila yun. Hindi mo ba naisip na baka ikaw may problema? Ang totoo po niyan, takot po ako sa commitment. Para ako nasasakal. Pag may isang babae na sa tingin ko, gusto ako makasama ng matagal, gumagawa na ako ng paraan para hindi niya ako magustuhan. Parang ganun po. Nauntog ba ulo mo? Sinapian ka ba ng masamang espiritu? Anong katwira niya? Ay, takot ako malaman nila na rapist ang tatay ko. Natatakot ako maging katulad ng taong yun. Nagigilty ako pag tinitignan ako ni mama. Dahil sa akin, naaalala niya palagi yun ang api sa kanya. Apo. Sorry po, Lo. Alam ko namang mahal na mahal ako ni mama. Mahal niyo akong lahat. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong maisip ang mga ganung bagay. Nung nalaman ko nangyari sa mama mo, halos madurog ang puso namin ng lola mo at ng mga uncle mo. Gusto kong gumante. Gusto kong pagpira-pira sa iyo ng katawan ng taong yun at itapon sa ilog Pasig para wala nang makaalala sa kanya. Lalo pa akong pinanghinaan ng loob nang malaman kong dahil sa pangyayaring yun, nabuntis ang mama mo. Hiyang-hiya ako sa mga tao. Pero pinili ka ng mama mo. Kahit pinagjijismisan siya ng mga tao, taas noon pa rin siyang nagpatuloy sa buhay. Kaya napag-isip-isip ko, ano bang mahalaga? Ang anak ko o ang kahihiyan ko? Gaya ng mama mo, pinili ko rin ang anak ko. Ang sabi pa ni Lolo ay hindi na raw mahalaga kung paano ako nagsimula. Ang mahalaga ay kung magiging ano ako sa hinaharap. Tama si Lolo. Kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral at nakahanap kaagad ako ng trabaho and every year ay napopromote ako. Kaya sa akin, pinagkakatiwala ang mga big projects sa company namin. Masasabi ko na at 29 ay successful na ako sa career ko. Pero hindi ko akalain na yung tanong na iniiwasan kong itanong kay mama ay magkakaroon pala ng kasagutan. Ernest, my boy! Hi, sir. Thank you for coming. What can I get you? Coffee? Tea? Water? Coffee na lang. Black. Vanessa? 2 coffees, please. Parehong black. Pakipasok mo na rin dito yung contract na pipirmahan ng favorite client natin. Sabi ko na pareho tayo ng taste sa kape. Oh, by the way, kayo rin ang nakakuha ng grant para sa isang project nyo sa Norte. Congratulations. Thank you po. Of course. Nakipag-wine and dine ako with the CEO para sa company nyo i-honor ang grant. May isang hitch lang. Kailangan nyo nagdagan ng 10% yung commission ko para makover ang expenses ko. Oh, so ibig nyo sabihin, 30% na mapupunta sa inyo, sir. Parang medyo hindi na po reasonable yon. Magkukulang kami sa pondo para sa project. Not my problem anymore. Pero may contingency naman kayo, hindi ba? Doon nyo na lang kunin yung 10% ko. Huwag kayong kuripot. Marami pa tayong projects na pagsasamahan. Kayo rin. Alright, sir. Kausapin ko po muna ang board tapos I'll get back to you. Hello, anak. Sabi ni Vanessa, pumasok na raw ako. I'm sorry kung naistorbo kita. Hi, ma. Hindi, okay lang po. Pasok ka, sir. Ang mama ko. Ma? Bakit? Namumutla ka. Okay ka lang? At saka, bakit kayo nanginginig? Hindi. Okay lang ako. Sorry anak, pero kailangan ko umalis. May nakalimutan akong gawin. Bye. Ma, sandali! Somehow, kinutuban ako sa naging reaksyon ni mama. Matapang na babae si mama, Papa Dudut, at hindi siya kikilos ng ganon sa harap ng isang tao na hindi niya kakilala. Iba na lamang kung ang taong yon ang lumapastangan sa kanya. At hindi nga ako nagkamali. Intern ako sa company nila noon. Siya ang direct boss ko. Akala ko, mabait lang siya sa akin. Kaya kahit iniisip ko na sexual harassment na yung ginagawa niya, tinatawanan ko na lang.
Ba't di niyo sinumbong sa management? Siguro kasi yung ibang empleyadong babae doon sa company. Sinasabi sa akin na ganun lang daw talaga siya. Walang mali siya yung ginagawa niya. Huwag ko na lang daw pansinin. Intern lang ako na gustong magtrabaho sa kanila kaya tiniis ko. Pero anak, siguro kung alam ko lang noon yung mga nalalaman ko ngayon, hindi ako sasama sa kanya sa hotel ng nag-iisa. Hindi ako maniniwala na may kamiting kaming kliyente sa isang room sa hotel. At hindi ko iinumin ang ibibigay niya sa aking wine na may pampatulog. Kaya lang hindi ko alam eh. Kaya nagawa niya sa akin yun. Huwag kayong mag-alala, ma. Idedemanda ulit natin siya. Kailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya sa inyo. Hindi pwedeng hindi. Dapat sa kanya makulong. Ernest, kahit hindi mo sabihin, alam kong nahihirapan ka rin. Naapektuhan ka sa mga nangyari sa akin noon. Okay lang po yun. Na-handle ko naman eh. Totoo. Anak ka ng rapist. Hindi mo mababago yun. Pero kailangan mong ilagay sa puso mo na anak ka rin ng biktima niya. Huwag mong hayaan na ang nangyari sa amin ng taong yon ang magtatakda ko anong magiging buhay mo. Hindi lang Jinsa nagdidikta ko anong magiging pagkatao mo. Alam ko, ma. Dahil sa inyo nila lolo at uncle, kaya naging buo at mabuting tao ko. Pero kailangan pa rin niyang pagbayaran yung ginawa niyang krimen. Dahil yun ang tama. Yun ang dapat. Hindi ako kasing tapang ng inaakala mo. Nung nalaman kong nabuntis niya ako, inisip ko magpalaglag. Pero dahil sa takot sa Diyos, inisip ko na lang na pag nanganak na ako, ipapaampun na lang kita para makalimutan ko na kung paano ka nabuo. Pero nung una kitang nakita at inilagay ka sa dibdib ko nung nurse, naisip ko, anak kita eh. Hindi kita kayang ipamigay. Ang ama mo ang may kasalanan sa akin, hindi ikaw. Kaya nung inuwi kita sa bahay, tumatag ang loob ko na palakihin ka dahil na rin sa suporta ng mga lolo at lola mo at ng mga uncle mo. Akala ko, nakalimutan ko na yung mga nangyari. Pero nung nakita ko siya sa office mo, bumalik sa akin ang lahat. Yung takot, yung galit, yung kahihiyan. I'm sorry, ma. Hindi, anak. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo dahil madidisappoint ka sa sasabihin ko. I'm sorry, Ernest. Pero ayoko na magdemanda pa. Gusto ko na lang magpatuloy sa buhay ng tahimik at walang gulo. Nashock ako sa mga sinabi ni Mama Papa Dudut. Hindi ko naisip na mas pipiliin niyang manahimik na lamang. Pero Ernest ang pangalan ko at ang ibig sabihin niya ay masigasig. Kaya hindi ako sumuko. Hiningi ko ang tulong ni na Lolo, Tito Ted and Tito Dave. Nag-isip kami ng mga paraan kung paanong mapapapayag si Mama na idemanda ang taong lumapastangan sa kanya. Ernest! Umaba ka nga rito! Ma, bakit? Anong nangyari? Sabihin mo, tama ba yung nabalitaan ko? Anong nabalitaan nyo? Nag-hire ka ng private detective para imbestigahan yung nangyari sa akin 30 years ago? Opo. Hindi pa sinabi ko nang ayoko na siyang idemanda? Kayo lang ang may ayaw. Ako! Gusto ko siyang makulong! Ernest! Nag-consult na rin ako sa kaibigan kong abogado. Sabi niya, pwede pa rin mabuksan ang kaso kahit na-dismiss na noon. Basta may bagong ebidensya. At yun ang ginagawa ko. Sasayang ka na ng pera mo at panahon! Napatawad ko na siya. Ma! Hindi aksaya ng panahon ang paghahangad ng katarungan. Lalo na kung para sa inyo. Tsaka, anong silbi ng pagpapatawad nyo kung wala namang kayo nakuhang hustisya?
Hindi lang kayo ang naging biktima niya. Ako rin. Pati sina Lolo, Tito Ted at Tito Dave. Dahil sa kahayupang ginawa niya, lahat tayo naging biktima niya. Kaya hindi ako papayag na malayang nakakalakad sa mundo ang taong yun. Tama ka. Hindi lang ako naging biktima niya. Kayong lahat naging biktima rin niya. Yun din ang dahilan kaya ayoko na magdemanda pa. Kung ako lang mag-isa ang involved, lalaban ako eh hanggang sa makulong siya, pero ayoko na kayong idamay, ayoko na kayong mahirapan. Mahal na mahal kita, anak. Dahil sa'yo, kaya nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi niyo ako pinoprotektahan kung ang pinili niyo manahimik na lang at kalimutan ng mga nangyari. Mapoprotektahan niyo lang ako kung haharapin niyo siya at lalaban. Ipakita natin sa kanya na hindi tayo natatakot. Na hindi tayo papayag na maulit sa iba yung ginawa niyang kasamaan. Unfortunately, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin nakumbinsi si Mama na magdemanda at humingi ng katarungan para sa kapihang nangyari sa kanya. Kinausap na rin siya ng lolo ko at ng mga uncle ko para kumbinsihin si Mama, pero nagmatigas pa rin siya. Hindi siya magdedemanda. Ang totoo niyan, naiintindihan ko ang kalagayan ni Mama. Naiintindihan ko na kapag nagdemanda siya ay madadagdagan ng panibagong sugat ang mga sugat noon na gumaling na. Pero yun ang kailangan. Mahirap pero yun ang tama. Masakit pero yun ang dapat. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makumbinsi si Mama at hanggang ngayon ay yun pa rin ang palagi naming pinagtatalunan. Mahal ko si Mama, ayoko na rin siyang masaktan dahil sa mga nangyari noon, pero sana'y maintindihan din niya ang posisyon. Sana hayaan niya akong maging isang mabuting anak na ipinagtatanggol ang magulang. Madudot, salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin at salamat sa pagkakataong marinig ng marami ang kwento ni Mama at ng pamilya namin. Sana kahit papaano, lahat ng mga nakapakinig sa kwentong ito ay mabigyan ng lakas ng loob at pag-asang magpatuloy sa buhay. Gaano man ito kasakit at kahirap. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ernest.